Sa JMX kasi masasaya. Yan, masayahin, hindi masyadong napapadala sa stress. Kaya ganyan nire-represent ng painting yung as a whole JMX construction. Ito nga pala yung gamit ko na acrylic paint. Nabibili ito sa National Bookstore. 375 pesos. 24 colors na siya. Actually, maganda to kasi hindi mo na kailangan i-mix eh. Hindi mo na kailangan lagyan ng tubig. Depende na lang kung ano ba. Kung mag-shade ka o highlights. Man show talaga tong ginawa ko rito. Nagbi-video ako habang nagpe-paint. Kaya pagpasensyahan niyo na kung minsan hindi naka-focus yung camera dito sa akin pinipaint. Kaya nga ng sabi ko kanina, naka-focus talaga ako sa abstract at saka bright colors. Pero ito kasi since kailangan kong i-highlight yung JMX construction, may mga buildings, may mga cranes, heavy equipments. Pero abstract pa rin siya talaga. Kung titignan mo siya sa malayo, dun mo ma-appreciate yung ganda niya. Saka yung ano yung gusto niyang ipahiwatig. Ito yung ginagawa ko rito, yung mga cranes sa taas ng building. Kasi ito yung future ng JMX eh. Honestly, matagal na talaga akong hindi nagpe-paint. Huling nag-paint ako nung college pa ako. Kasi hindi ko naman talaga ito pinurso. Ang nangyari lang kasi, nung bata kami, yung daddy namin, mahilig talaga mag-paint. Actually, magaling talagang mag-paint si daddy nun. Kasi yun yung parang sideline niya. Napapanood lang namin paano siya mag-paint. Siguro, nasa dugo na rin namin to. Kasi yung mga kapatid ko, magaling din. Kuya ko, saka yung si Yan-Yan, magaling din sila mag-paint. Pero wala sa amin ang nag-purso ng ganito. Ang ano lang, hobby lang. Ang sa akin kasi, ang nangyari, itong mga nakaraang buwan, parang nakakaramdam kasi ako ng anxiety. Parang di ako nakakatulog, parang masamang pakiramdam ko. Siguro kasi may anong dumaan kasi sa amin eh, may trahedyang dumaan ba sa akin. Ngayon, sobrang lungkot ko, naisip ko, ba't di kaya ako mag-paint ulit? Ayun, binilihan ako ni Mrs. ng isang canvas, isang set lang ng 8 colors lang. Nag-try ako mag-paint. At doon ko ulit na channel yung anxiety ko sa pag-paint. Parang nawala yung pakiramdam ba na nag-overthink ka. Kasi kapag nag-paint kasi ako gabi hanggang madaling araw. Yung parang tahimik talaga yung paligid ko. It is one way talaga na nagpagaan ng aking kalooban during the time na parang down na down ka. Hindi mo talaga may iwasang mag-overthink. Kaya yan. Dahil sa pagpe-paint talaga, parang mas na ano ako, nalibang ako sa pagpe-paint. Naging masayahin ako lagi. Gusto ko gabi na para mag-paint na. Pero hindi ako makakapag-paint kasi ng umaga. Kasi yung dalawang anak kong babae, masyadong makukulit. Kaya nire-recommend ko talaga itong pagpe-paint actually. Pero hindi talaga naman pwedeng pagpe-paint lang. Kung nakakaranas ka ng anxiety, feeling mo, mapakalungkot mo, nadidepress ka, unang-una mong hanapin talaga isang Panginoon. No, tawagin mo ang Diyos. Tapos maghanap ka ng hobby na yung hilig mo talaga, yung pwede mong i-channel doon lahat ng loneliness mo. No, hindi naman talaga solusyon yung pagpapakamatay eh. So suicide, mas malaking kasalanan sa Diyos yan. Unang-una hanapin mo ang Panginoon. Kaya naaalala ko lagi yung verse na binigay sa akin ng butihin kong kaibigan, no, si Engineer Moanya, na sabi niya sa akin, seek ye first the kingdom of God. Hanapin mo muna ang Panginoon bago mo hanapin ang sarili mo. No? Kasi kung wala kang Panginoon, wala kang ilaw eh. No? Kasi ang Panginoon, yan ang ilaw natin eh. No? Kaya nire-recommend ko talaga, hanapin mo ang Panginoon, tapos gumawa ka ng mga gawaing nawiwili ka, gaya ng pag-paint, diba? Diba, nag-fishing, iba,
nagta-travel, nagra-rides. Pero unang-una talagang Panginoon. Kaya sa mga katulad ko na nakaranas ng mga anxiety, mga depression, I will highly recommend itong painting, no? Pero kailangan niyo munang hanapin ang Panginoon at ang sarili niyo. Kung wala kayong makausap, comment lang kayo sa akin. Comment down below, i-add niyo ako Facebook. At sama-sama nating labanan ang anxiety through painting at through Jesus Christ. Alam nyo, ang pagpipaint parang buhay lang yun natin yan eh. Mahirap talaga sa simula, mahirap pag-umpisa, mahirap bumalik ulit sa simula. Kapag nagkamali ka, mahirap itama. Pero alam nyo, nasa kamay nyo rin kung paano nyo gagawing makulay yung buhay nyo eh. Kung paano nyo itatama yung mga mali. Saka kapag nagkamali ka, hindi ka naman pwedeng magmukmuk na lang habang buhay. Yan yung natutunan ko eh, itong mga nakaraan. Ikaw ang may hawak ng brush, ang canvas ay ang buhay mo. Ikaw rin ang gagawa ng makulay na buhay. No? Hayaan mo na ang Diyos ang nasa likod mo at hayaan mo kayong dalawang gumuhit ng iyong kapalaran. Huwag mong iasa sa iba. Saka huwag kang magmumukmuk. Ako naranasan ko rin magmukmuk eh. Nagmumukmuk din ako lagi. Matagal nakatulala. Kaya nung nangyari sa akin, di wala rin. Kaya naisip ko, kung magpapadala ako sa depression at sa anxiety, anong mangyayari sa akin? Anong mangyayari sa dalawa kong anak? Kaya, kaya yan. Huwag kang bibitaw, kumbaga. Guhit lang ng guhit, pinta lang ng pinta.